Ayun, alright. So may nasaga pa kong magandang balita ngayon. Meron daw bagong bukas na unit doon sa ating pong affordable house and lot dito sa may Imus Cavite. Kaya sisilipin natin yan. Kung gaano ganda yung slot, gaano kaganda yung kanyang location, kung gaano kaganda yung subdivision na yun. Kaya tara, puntahan na natin. Excited na rin ako. Alright, so well and good. Dumating na tayo dito sa subdivision na ating pong titingnan ngayon. Ayan po, Barangay Road po yan. Ayan po, kung nakikita nyo, Barangay Road po yan. Tapos ito po yung entrance papuntang subdivision. Barangay Road. Tapos ito, entrance na yung papuntang subdivision. So nasa Barangay Road ako, lakad lang ako pupunta dito. Ayan, so yan yun po yung mga service dito. Alright, so ito yung pinaka guard house. At alam nyo ba kung saan yung itatayo na units? 3 units. Ayan, dito mismo. Ayan, pagkapasok na pagkapasok lang, 3 unit lang po yung itatayo dyan. Pagka dito. At ay, ayan. So 3 unit ang itatayo dito, available po. Ayan. Ayan, so hindi mo kaya makakaproblema sa shuttle dito sa paglabas at pasok kasi dito sila tatay. Bahala sa iyo mag-attend, palabas, papasok. 24 hours po yan, naka-duty. Thank you, tay. Ayan. Ayan po, sa area na yan, kung mapapansin nyo, yan yung gate. Tapos, 3 unit. Ayan po, dyan na po mismo, itatayo dyan. Yan lang po yung gate. It's a walking distance lang pagpasok. At actually, maliit lang naman yung community na to eh. Yan, kung napapansin nyo. Alright? So, ganun. Ganun lamang. Malapit yung ating pong... Wala din ako. Ayan, ito mo. May pumasok na kotse. Ayan. Tapos, ito na, gate na to. So, dyan po itatayo yung 3 unit na yan. Tatlo lang po ha. Tatlo lang po yung tatayo dyan. Tingnan naman natin ngayon kung anong itsura ng bahay ni tatay dito. Punta natin. Ayan, ganyan yung itsura ng tatay yung bahay dito. Ganyan. Ang turnover unit. Ayan, pasukin natin saglit. Ayan, ganito yung turnover unit. Ayan, ganyan. Alright, so basic cement lang po siya. Pero, ano na po siya? Nakapalitado na rin. Ayan. Tapos yung likod, ito po yung pinaka-redivision. Ang lababo po ay nasa labas. Yung turnover, pero pwede nyo po yung ipasok dito. Yan yung ginagawa ng iba. Okay, pagdating naman sa CR. Ayan yung pinaka-CR. Ayan, flash na po yan. Tapos nasa 1.5 meters po yung nakatayos. Tapos, shower na rin po yan. Ayan, may lababo na po. Ayan. Ito yung pinakalabas. Ayan natin ulit. Okay, sakyatin natin saglit. So, yan yung nangyari ng hagdanan. Ah, kita tayo. At, ito yung pinakataas. Again, yung available na unit ngayon, may 3 ho. Doon lang kung sa may pagpasok, yung pinakita po sa inyo. Ayan, yung ano natin, viewing natin sa ating harap. Ikutin natin saglit, yung itsura ng loob. Ayan, may bintana sa likod. Of course, yung bubong. Wala pa kong guest may yan, tayo na kong magpapakisame. Ito po yung view natin sa likod. Ayan, pagsimayin po tayo sa bintana. Yan yung likod natin. Alright, so mabilisan lang po ito kasi grabe. Okay, so yung price, ipapost mo na lang ho. O inquire na lang ho kayo kasi nababago-bago yung price. Iba-iba ho yung price, lalo na ngayon. Is ang, of course, by the way, yung mga yan, syempre, in-stack lang yan dito kasi may kinoconstruct. Wala po yan. First plane yan. Ngayon, tingnan natin yung dinesignan. Dressed up unit. Sabihin, yung itsura kapag ito ay may design na mayroon ng mga furnitures. Ayan. Tadan! Parehong unit lang po ito. Ito kasi, kunwari na-develop na. Pwede hong gayahin ninyo kung gusto ko ninyo. Ayan. Sofa. Tapos yan, may dividers.
Ayan. Ito siya, pinagawa niya ng lababo sa loob. Alright? Tapos, tinan nyo yung kesame. Yung pinaka-ceiling. Nilagyan niya ng design. Tapos, yung hagdanan, tinakpan niya. Alright? Tapos yung, ayan yung mga steps. Yung hagdanan, ayan. Nilagyan ng mga vinyl tiles. Tapos yung baba, pinatiles na rin niya. Ayan, so, dito yung pinaka-dining. Kaya sinabi ko, naglagay siya ng cabinet, naglagay siya dito ng lababo, pero yung kanyang lababo na isa sa likod, nandun doon pa rin. Ayan. Okay, pinatiles niya. At ito naman yung pinaka-CR niya. Pinalitan yung CR, nilagyan ng mga kung ano-anong... Pinabuo yung ano, pinabuo yung tiles hanggang doon sa may ceiling at saka pinalagyan ng... Ceiling nga. Yung iba, ang ginagawa, di ba kasi dito yung CR. Ayan, ang ginagawa, dito na binubutasan. Sinasarado yung CR doon, sa likod, tapos dito na binubutasan, yan yung pinaka-pinto pupuntang CR. Diretso nga sa hagdanan. Right? So, akyatin natin yung hagdanan. Akyatin natin yung taas. Akyatin natin yung hagdanan. Akyatin natin yung taas, akyatin yung hagdanan. Grabe ang init sa labas na yun. Of course, dalawang room po, ideal. Isang room. Ito naman yung pangalawang room. So, ito muna ang papasukin natin. Ito po yung pinahagdanan. Pag-akit po natin, bumugad po sa atin yung pintuan ng dalawang room. Saka may cutting space dito. Ito muna ang papasukin natin. So, ang ginawa ng designer dito, ayan, naglagay ng cabinet. Ayan, mga estante. Naglagay ng, ayan. Alright, and double deck. Ito, pinaka-study table niya. Ayan, naka-build na rin po siya. Naka-touch na rin, naka-fit na rin siya. Alright, nilagyan ng kisame. Yun lang. Punta tayo sa isang kwarto. Okay, ang ginawa namin sa kabilang kwarto, ito yung pinaka-kwarto, makapansin nyo sa ibabaw ng hagdanan, ayan, ginawa naman yung cabinet. Ayan. Ayan, nakikita nyo. Tapos, andito yung kama. Andoon yung salamin. Ayan. May mga butas na para sa aircon. Ayan. Okay, so ito yung pinaka-cabinet. Marami naman ako mga video about sa bahay na to. May mga details na rin doon. Pwede nang silipin. Ito kasi mabilisan lang. Na-excite lang ako kasi merong yan. So, na-excite lang ako eh. Na-excite lang ako kasi merong bagong open down na doon lang sa may pinaka-gate mismo. Kaya napatakbo ako dito kahit na may lakad kami ni Mrs. Tinakbuhin ko muna para silipin yung area. Yun nga, yung pinaka... I think yun yung ano eh. Dati canteen yun ng mga nagtatrabaho dito tapos ginawang parang barracks saglit. Ngayon, minibenta na siya. Okay, so ayun. Mabilisan lang. Unahan na lang ho ito, ba? Dati, ito yung mga unit sa likod ko. Yan sa likod ko, yan. Sold out na. Yung ando dun sa likod, ubos na rin. Yung area ho na yan, yan may mga pumapasok na mga basketball kasi. Ando ho yung basketball court, may basketball court ko doon. Hindi natin pupuntahan kasi may lakad yan eh. Yan yung sila tatay. Yan yung mga service po dito pagpasok. Yan sa tatay. Yan, dito po itatayo. Yung tatlong unit dito mismo at ito yung gate tapos so yeah, thank you. Ayan, 24 hours guard house po yan, 24 hours na mayroon pong guard dyan at ito na po yung paglabas, barangay road na po yan. Alright, so I think yun muna sa ngayon. Paunahan na lang po, tatlong unit available. Pagpasok na pagpasok lang mismo, nasa bandang kanan lang ho, nasa may gate mismo. Grabe, wala pang 50 steps, I think. Wala pang 100 steps simula sa may pinaka barangay road. Right, thank you so much guys. Bakit hindi pa rin ho namin nababanggit ang reservation lamang ho dito is 7,500. Isa sa maganda nangyari po sa atin this week lang
noong April 23, I think. April 23, ay nag-open ho. Is nag-inaugurate na po, officially nag-open na po yung pinakamunisipyo ng Imus Cavite. Likod lamang po nito. Napakalapit. Hospital, ano yon, yung oval, yung munisipyo, high school, andyan dyan lahat sa likod ng subdivision na to. At dito naman sa likod ko, ayan, bandang dyan, mga tindahan, Alphamart, hardware, butika, elementary school, meron din dyan, mga private school, meron din dyan, and so on and so forth. 24 hours po yung biyahe dito, regular na mga araw. Kapag meron lang mga event, medyo nagpuputol yung biyahe po dyan. Kaya ng mga special holidays, I mean, di ba yung mga holidays na mga New Year, mga ganon, nung nag-pandemic, of course, wala dyan. Alright, 7-5 lamang po, reservation, may unit yan na dito. So yun, pag-usapan natin, message mo lang ako. Pwede kaya message mo yung number na ilalagay sa description para mapag-usapan mo natin yung unit na para sa'yo. Bilisan lang ho, kaya baro to. Bye.